Lapatids, yung ating bagong ibon na ilalaro natin na 3 times matdog panduluhan, no, mga kat- yun na nga, no, mga ka-EA. So, sasamantalay natin tong oras na to kasi halos kakahinto lang ng ulan at tingin ko maya-maya pa ulit bubuwas ang ulan. So, tamang pakain muna tayo dito sa mga mahinang nilalang natin. Dahil maya-maya lang ng konti, eh, magpapalipad tayo. So, kahapon, eh, hindi tayo nakapagpawala kahit isang beses, no, kasi maghapon na tuloy-tuloy ang ulan. No, mga kalapatid. So, si Saber, possible, bukas, loading day namin. Hindi ko lang sure kung ano yung mismong destination ng training, pero bahagyang ano na, nasa 80 kilometers na yan, mga kalapatids, no? The rest, yung dalawa naman natin na tinitraining, update ko lang kayo. Pawawala na rin natin mamaya. Check natin kung mapaparonda na ba natin, mga kalapatids. Tapos, meron nga pala akong magandang balita dahil noong nakaraan, meron tayong bagong linyada, which is yung galing kay Sir Dennis Palma na mga foundation board ng mga old Victor Lim niya. So ngayon, meron na naman tayong ipapakita sa inyo, mga kalapatids, na speedbird tapos 3 times matnog, mga kalapatids. Kasi na itong nakaraang race nga, yung north na na-divert ng south, eh meron tayong tropang kalapatids na meron siyang pauwian na 3 times matnog. Bakit naging 3 times matnog? Kasi nga naglipad siya sa MM ng derby nun. So, dalawang beses yung matnog 1, matnog 2. At hindi lang yun, nagkaroon pa ng invitational sa ibang club, no, which is yung sumunod na race. Matnog pa rin, kaya naging 3 times matnog. So, meron tayo ditong ibon na full sibling ng mismong ibon niya na yun. Ayan, mga kalapatids. Sana all. Update tayo, mga ka-EA. So, eto nga yung mga bagong mga batchup natin. Yung itim na yan, tsaka yung checkered na tong isa. Tapos, syempre, kamustahin natin si Saber. Ayan na siya. Konting-konti na lang. Tapos na yung pagmamulti niya. Sobrang kintab na ng mga league niya, no? So, kahapon maghapon, wala tayong paronda kahit isang beses. So, sa ngayon lang. So, sa ngayon, ngayon lang ulit tayo makakapagpalipad, mga kalapatids. Ayan. Buksan na natin tong entrada natin. Oh. Saber, labas. Bilis. Woo! Ito na. Lipad na siya, oh. Bang! Tapos itong bago nating pinapa-batcher, labas ulit. Sana rumonda na. Ayan. O, oh, yan. Ayun. A few moments later. Update tayo, mga ka-EA. Ayun si Saber, oh. Tamang lipad lang. Solo lang yung pag-ronda ni Saber. Yung dalawa kasi natin na bagong pa-batcher. Ayan, hanggang ngayon, tulala pa rin sila sa loop. So, kailangan natin siyang batakin ngayon kasi maghapon siya walang bitaw kahapon, tapos bukas training na naman nga, medyo malayo na, no? Konti na lang, 100 kilometers na yung ating magiging training sa mga susunod na mga araw, no, mga ka-EA. Kaya yan. So, sana magtuloy-tuloy yung magandang kondisyon ng katawan at kalusugan ni Saber, no? Kasi yung huli na kabatch niya na dapat ililipad natin na si Hayabusa, dun sa mga nagtatanong kung ba't nawala si Hayabusa, eh, dinapuan ng Adeno, yung ating ibon na si Hayabusa. Kaya ayun. Eh, wala. Nag-going light. Tapos yun, parang isang linggo lang lumipas, natagi na si Hayabusa. Kaya eto, minibigay ko yung best effort ko kay Saber para at least magtuloy-tuloy naman yung magandang performance na para makaabot tayo ng first lap ng derby and makalo. Tama po ba yun? Eh, ang sabi ng tropa, ilipad natin, no? So, syempre, ganun gagawin natin kasi yung gusto ng kalapatids natin, eh. So, yung una natin kukunin dito, yung full sibling ng kanyang 3 times matnog. Ang bloodline naman nun is Beckart, mga kalapatids. Yung ibon na ilalaro natin na 3 times matnog panduluhan, no, mga kalapatids. Ito is bloodline is Beckart nga, imported yung mga magulang nito. Ayan, no, grabe, napakagandang ibon. So, syempre, dito na natin siya ilalagay kasi pwede na siya maipagano, eh. Eh, pagdurugan ng kainan dito sa... Sabi sa akin ng tropang kalapatids, yung mga gantong bloodline daw niya na ibon, medyo pahirapan daw talaga yung pagpapaamo ng mga young bird, no? Yan. So, yan. Susubukan natin makapagpaamo ng linyada ng tropa. So, shoutout nga pala kay Boss Kenji Trans. Ayan, magandang umaga sa'yo, kalapatids. So, ito naman, mga kalapatids, yung isa yung speedbird nga, no? So, medyo mas bata ng bahagya to. So, tingin ko hindi ko pa siya pwedeng ilagay dito sa ating flyer slope kasi mabubuli lang siya dito, kawawa naman. Ayan, umiiyak pa. Di kagaya na itong isang ibon na to, halos palipas na siya.
Ayan, hindi na siya umiiyak. Kayang-kaya niya naman ipag-agawan ng pagkain. So, eto, siguro palilipasin pa natin ang 2 linggo dito sa may breeding station natin, mga kalapatids, kasama na iba natin mga payang bird. Yung ibibigay natin kay Dabarkad Stevie, pasingsing niya sa atin. Pandagdag, panlipad niya sa padating na North. Ayan. 75 years later. So, eto na mga kalapatids, tamang kain na naman yung mga walayuan natin ng mga ibon. Ayan na si Saber. Saglit lang, Romonda. 10 minuto lang, bumaba na. So, ayan, syempre, bahala na siya kung may mararating siya ngayong karera. Basta ako sa kanya, tamang pakain, palipad lang. Pero aminado tayo, nakulang tayo sa tutok sa kanya dahil syempre, mumapasok din tayo sa trabaho. At isang beses lang talaga sa isang araw napapalipad tong si Saber. Maliban na lang, kung matatapat ng day off ko, mapipilitan siyang lumipad 2 hanggang 3 beses sa isang araw. So, yun. So, bahala na lang sa magiging performance mo. Ikaw na yung magdadala ng career natin dito sa EA Love TV, ha? Kasi yung kapatid mo na si Gatusay, eh, isang beses ko lang naman din pinaparonda yun nung panahon na nilipad ko siya ng Javier. Pero, inuwian niya tayo ng Javier. Sana ganun ka rin, ha? Update tayo mga ka-EA. Ito nga pala yung mapupunta kay Dabarkads TV. Ayan, meron siyang binigay sa akin kasi nung nakaraan, club ring yan. Tapos sabi ko, dagdagan niya pa ng isang ring, pang commercial ring para old bird na, pang young bird category pa. Ayan na siya. Medyo marami-rami pang dilaw-dilaw sa ulo kaya hindi man natin maihatid-hatid kay Dabarkads TV. Itong bloodline na itong ibibigay natin sa kanya. Meron na rin ako na full siblings nito na ilalaro ko sa padating na North. Ayan, no? Yung white top na yan, yung black checkered na white feather. Yan yung first clutch. Tapos ito, second clutch naman. Ang bloodline nito mga kalapatids, Viberman nga, na nakakross kay 41K. So si 41K, wala na nga sa poder natin. At nagpapasalamat tayo syempre kay EDC Love kasi napahiram niya tayo ng mga magagandang breeder. So sa ngayon, yung good luck dun sa may mga bagong amo ng mga breeder na meron siya. Tapos hopefully makapag-breed din yon ng mga magagandang linyada at makapagpadulo rin balang araw. No? So tayo, itong mga huling bloodline ng mga ibon ng mga breeder natin, ito na yung panahon nila para magpakilala at magpatunay kung meron ba talaga silang magiging lipad sa ating lop. No? Pagka wala, magsiship na tayo sa mga bagong breed natin ng mga linyada. Ayan, palit linyada na. Kumbaga. Pero sa ngayon, kailangan muna natin tutukan itong si Saber. Ayan mga kalapatids. Kung ano yung magiging performance result niya. Yun nga pala, shoutout nga pala kay Dabarkads TV nga, no? So, yung kapatid na buo niyan mismo ni Saber, which is si Soro, kung napapanood niyo sa mga vlog niya, syempre, nawala nga yun nung makakamakailan sa kanya nung training. Tapos, after 1.5 months ata, o after 2 months, naka-uwi. So, sa ngayon, ongoing, tinitraining na ulit ni Dabarkads TV si Soro. Yan. So, kapatid na buo niya. Tsaka dito sa ating lop, meron tayong ililipad na mga linyada nito. Ayan, sana magresulta ngayong darating na SDR proper. Ito, magbibigay tayo ng green stones o red stones dito sa mga pliers natin, mga kalapatids. Pagkatapos silang kumain at uminom. Dito ko natatapusin tong video na to. Shoutout sa mga solid supporter natin dyan. Siyempre, huwag kakalimutan mag-like, comment, and share. Kung nagustuhan niyo yung walang kwentang vlog natin for today's video, ayan mga kalapatid.